Bangkilan, nilamon ng buo ang bata. Kanole horror story. Itay! Inay! Tulungan niyo po ako! Sigaw ng batang si Alexander. Gabi yon, mga bandang alas 11, tulog na si Benigno at Nilita, at ang batang si Alexander ay pauwi pa lang dahil inutusan ito ni Benigno na bumili sa baryo. Nagulantang noon ang matandang Benigno nang madinig niya ang boses ng kanyang anak. Anak ko! Sigaw ni Benigno at agad siyang bumangon. Pati si Nilita napabangon din. Hindi man niya nadinig ang sigaw ni Alexander, pero yung sigaw ng kanyang asawang si Benigno ang gumising sa kanya. Oh, Benigno, bakit? Yung anak natin. Oh, wala pa ba siya? Ewan ko ba? Silipin ko lang sa kwarto. Wala pa ang batang si Alexander nang dahil doon nag-alala na ang mag-asawang matanda. Maya-maya pa, merong mga mahihinang impet ang nadidinig nila sa labas ng kanilang bahay, yung tipong parabang gumunguya. May tao yata sa labas. Napasilip doon ang matandang Benigno at dito niya nakita ang isang mamang nakahubad at purong langis ang katawan. Sino ka? Alexander, anak! Sinong Alexander ang hinahanap mo? Yung bang kinain ko? Anong sabi mo? Sino ka ba? Benigno, huwag mo sabihin, nakalimutan mo na si Ruiso. Ruiso? Imposibleng masundan mo ko rito. Hindi ba? Matagal na panahon na tayong hindi nagkikita. Sa pagkakaalam ko'y namatay ka na. Diyan ka nagkamali. Nakalimutan mo ba yung sinabi ko sa iyo noon? Na hanggang pagtanda mo, Benigno, ikaw ay aking susundan. At ito ang nakuha kong pagkakataon. Hinahanap mo ba si Alexander? Maraming salamat sa kanya. Dahil ang gabing to, siya ang nagbigay sa akin ng kabusugan. Anong sabi mo? Hindi ako naniniwala sa iyo. Tignan mo to. Tignan mo. Nagluwa siya ng buto ng tao. Buong buo yon. Yan ang anak mo. Kinain ko siya sa harapan ng bahay nyo. Ang gusto ko ngang makita mo, yung mismo kung paano ko siya lununin ng buo. Hindi yan ang anak ko. Hindi ba? Ano to? Ipinakita yung damit ni Alexander. Ito pala yung huling suot niya nang umalis siya sa bahay. Napaiyak na lamang ang matandang Benigno at Nilita nang makumpirmang anak nilang si Alexander ang nilamon ng buo ng Bangkilan. Bibigyan kita ng pagkakataon upang magluksa. Kunin mo ang buto ng anak mo, saka mo paglamayan. Pagkatapos niyan, babalikan kita, kayong dalawa ng asawa mo. Bigla na lamang, nagtatakbo ang Bangkilan. Tapos ang matandang Benigno ay pumito. Maya-maya pa, nariyan na ang alaga niyang ibon. Madali ka, Alexa! Baka makalayo ang Bangkilan! Hinabol ng kanyang alagang si Alexa ang Bangkilan. Pero hindi na ito inabutan. Alexander, anak ko! Alexander! Napaiyak na lang ang mag-asawa. Bandang huli sila ay nagsisihan pa. Hindi ba sinabi ko naman sa iyo, Benigno, na itigil mo na ang ginagawa mo noon? Tignan mo,
anak natin ngayon ang nagtama siya. Ano pang mangyayari sa buhay natin ngayon? Matanda na tayo. Matanda na tayo ng mga anak ko. Ngayon, yung nagbibigay siya tinang lakas na wala pa ng dahil dyan siya pinaggagawa mo noong araw. Pero, Narita, matagal ko nang tinigilan ang ginagawa kong panggagamot. Dito ay mas lalong nagalit ang matandang Nilita. Pinagsasampal niya ang asawa niyang si Benigno dahil ayon sa matandang babae, walang dapat nasisihin kung hindi si Benigno. Kung hindi niyo lang naitatanong, si Benigno ay dating isang magaling na albularyo. Marami itong nakalaban na kung sino-sino, lahat ng mga yon ay nag-iwan ng banta. Pero sa lahat ng nagbanta sa kanya, tanging ang nag-iisang Bangkilan ang tumupad sa kanyang pangako na balang araw babalikan siya hanggang sa pagtanda. Napakasakit lang isipin kasi pati ang batang walang malay ay nadamay pa sa paghihigante ng Bangkilan. Ibinurol ang mga buto ng batang Alexander sa kanilang bahay at merong mga mangilan-ngilang taong dumadalaw. Kada may sisilip sa kabaong, bigla na lamang silang napapalayas sa harapan. Sabi nga nila, baliw na raw yata yung dalawang matanda dahil buto na lang pinaglalamayan pa. Kung wala kayong sasabihin na matino, magsisilayas na kayo rito. Hindi namin kailangan ng pakikiramay nyo kung panghuhusga lang ang dadalhin nyo rito. Eh kasi naman po, meron ba namang naglalamay na buto na lang yung nakaburol? Sige nga po. Ate ko, bakla ka. Ayusin mo yung pagiging lalaki mo. Magpakalalaki ka na lang. Hindi yung ganyang nagpipiling babae ka, wala ka namang matabes. Hay nako. Nagsisisi ako kung bakit nagpunta pa ako dito. Nasira lang yung outfit ko sa gabing to. Ang layo-layo sa baryo. Hindi kita pinilit na pumunta rito. Umalis ka na nga rito. Pasensya ka na, Rose. Mainit ulo ng asawa ko eh. Okay lang po yun, aling ninita. Nakikiramay po ako. Habang nakaburol pa si Alexander, may mga gabing halos hindi makausap ang matandang Benigno. Kapag ito naman ay nagsalita, purong galit ang lumalabas sa kanyang bunganga. Nag-iisip ito ng paraan kung paano ba niya babalikan ang Bangkilan na kumain ng buo kay Alexander. May araw ka rin sa akin. Dinamay mo pati anak ko. Binibigyan mo ko ng dahilan para ibalik ko ang pagiging berdugo ko bilang isang albularyo. Matapos yun ipagsigawan ng matandang Benigno, narinig siya ng isang bata. Lolo Benigno, may kausap po ba kayo? Ha? Wala Michael. Umuwi ka na ron. Sige na. Magpapaalam na nga po sana kami. Uuwi na po kami ng nanay at tatay. Nakikiramay po kami. Sige na. At mag-iingat kayo ah. Opo, Lolo Benigno. Makikipaglibing na lang po kami bukas. Sige. Pag-alis ng pamilya ng bata makalipas lang ang 10 minuto, bumabalik sila dahil may nanghaharang daw sa daanan. Ay bakit? Sinong nanghaharang? Tatang Benigno. May nanghaharang doon. Isang lalaking nakahubad, may hawak na itak eh. Balo yata. Teka sandali, hindi na ako nire-respeto ng mga taong yan. Sandali lang. Binitbit ni matandang Benigno ang kanyang itak. Nagtungo sa lugar kung saan naroroon ang nanghaharang. Pero natigilan siya nang makita niyang hindi basta tao ang nanghahataw ng itak doon. Teka, ikaw si... Ako nga, aking nabalitaan Benigno na kayo raw ay nagluluksa. Baka nakakalimutan mo ang alitan natin noong araw. Ito na ang pagkakataon ko. Bago ilibing yung anak mo,
Gusto kong mawala ka rin at sabay na kayong pakikinabangan ng uod. Pakiusap. Huwag ngayon. Haharapin ko kayong lahat. Kapag ayos na ako. Hanga din naman ako sa iyo, Binigno. At humihingi ka pa ng pagkakataon. Hindi. Hindi kita pagbibigyan, Binigno. Kaya kayong lahat ng mga nanonood dito, panoorin nyo kung paano ko tigpasin ang ulo ng matandang to. Nagtakbuhan ng ibang mga tao nang dahil sa takot na madamay. Nag-aamok kasi ang lalaki at ayon nga kay matandang Binigno, hindi biro ang lalaking yon dahil siya ay isang antingero na dati nang nakalaban ng matandang Binigno at pinahirapan sa kapanahunan ng kalakasan pa nito. Pinaghahataw ng lalaking malaki ang katawan ang matandang Binigno at napatakbo na lang ito sa kanyang bahay, kaya't magpahanggang sa loob ng kanilang bahay ay tinutugis siya ng lalaking nakahubad. Lumayas ka rito! Igalang mo ang burol ng anak ko! Anak mo pala siya. Anak ka ng teteng. Wika pa nito tapos tinadyakan yung kabaong. Napaiyak na lang ang matandang nilita sa nangyari. Ganon na nga ang sinapit ng kanyang anak. Isang masakit na kamatayan tapos sa burol ay may nanggugulo pa. Dito tayo sa labas! Dito tayo maglaban. Pinipilit niyo talaga ako! Sige, huwag ka na kasing tumakbo. Tanggapin mo nang magkasunod kayo ng anak mo. Pagdating nila sa labas, dito na nilabas din ng matanda ang kanyang kakayanan at sinabi pang, "Huwag mo kong mamaliitin. Edad ko lang ang tumanda pero hindi ang aking abilidad." Ah, ganon. Tignan natin ang galing mo ngayon. Ang matandang Binigno ay bumunot ng maliit na punyal. Humahaba rin ito ng halos 4 na dangkal. Sa paningin noon ng matandang Binigno, nagliliwanag ang punyal. Ganon din sa paningin ng kanyang kaaway. Pero hindi man lang ito nasindak. Muli niyang pinaghahataw ang matandang Binigno, pero nang makakuha ito ng pagkakataon, nagawa niyang sugatan ang dibdib at leeg ng lalaki. Umaagos ang dugo niya na parabang gripo at nakahawak naman doon ng lalaki at sinabing, "Mas lalo akong lumalakas pag nakikita ko ang sarili kong dugo." Bumagsak na lang ang lalaki sa lupa dahil napakalakas ng pagtilapon ng kanyang dugo na animoy binawian na ito ng buhay. Yung mga tao roon, tinawag ng matandang Binigno upang magpatulong. "Tulungan niyo ako! Ibaon natin tong taong to! Wala kayong nakita, ano?" "Ah, wala ho. Pumapatay siya. Dapat lang din sa kanyang mamatay." "Ah, sige na. Mainam kung ganon." Kinabukasan ay nilibing na ang bata. Labis ang hinagpis ng matandang Binigno at nilita. Sinasapok-sapok at sinasabunutan at sinusuntok pa noon ng matandang nilita si Binigno dahil nga siya ang sinisisi sa pagkamatay ng kanilang anak. "Tama na, nilita! Nakalibing na ang anak natin." "Ikaw ang may kasalanan." "Tama na." Pagkatapos noon ay umuwi na sila sa kanilang tahanan at pareha silang tulala sa iisang gilid. "Hoy, Binigno! Binigno!" "Oh, bakit?" "Anong iniisip mo?" "Iniisip kong maghigante." "Maghigante na naman! Matanda ka na, Binigno! Baka ikaw na ang sumunod na mamatay." "Hayaan mo na! Matanda na rin naman ako eh! Nilita, umuwi ka na lang doon sa mga kamag-anakan mo." "Binigno, wala akong pwedeng uwian." "Nilita, matanda na ako. Naiisip ko na lang na gumante kahit na anong mangyari sa akin. Mabigyan ko man lang ng hustisya ang pagkamatay ni Alexander."
Umuwi ka na lang sa inyo. Maghiwalay na lang tayo, Benigno. Napapaiyak na lang ang matandang Benigno sa kanyang sitwasyon hanggang sa kanyang napagdesisyonan na hindi muna siya susugod sa bahay ng Bangkilan at nang sa ganon makapag-isip siya ng maayos, nilisan nilang mag-asawa ang bahay at pagdating sa bayan naghiwalay na sila ng landas. Benigno, siguraduhin mong uuwi ka sa inyo. Nilita, uuwi ako. Akala ng matandang Nilita, uuwi talaga si Benigno pero meron pa itong ibang plano. Fast forward po tayo, makalipas ang 3 araw, ang matandang Benigno ay nagtanong sa isang lalaking. Pilosopo. Ay magandang araw. Saan ba ito patungo? Bakit sa akin ka nagtatanong? Mukhang mainit yata ulo mo. Talagang mainit ulo ko? Kainit-init tanong ka ng tanong eh. Nasira pa ngay bisikleta ko eh. Itatanong ko lang kung dyan pa ba yung bahay ni Kapanalig na Nole sa itaas. Bakit? Anong kailangan mo kabosin ko, ha? Siguro mangkukulam ka, no? Ha? Sinikmuraan pa ng lalaki ang matandang Benigno nang dahil doon na paluhod ito sa lupa. Napakasalbahe mo naman. Mangkukulam ka, no? Kukulamin mo yung bosin ko, ha? Hindi. Hindi, iho. Kaibigan ko siya. Kilala mo ba siya? At bakit hindi? Bosin ko yun. Doon ako pupunta. Sino ka ba talaga, ha? Ikaw na may napakainit ng ulo mo. Sino ka ba kasi, ha? Ako si Benigno. Pupunta ako sa kaibigan kong si Nole. Di mo kasi agad sinabi eh. Nasikmuraan tuloy kita, tatang. Akala ko kasi mangkukulam ka eh. Bakit kasi ganyan ang tipo nyo para kayong galing sa ilalim ng lupa? Pasensya ka na. Nakaitim ako eh. Katatapos lang kasi naming magluksa. Ganun ho ba? Pasensya na ho kayo. Tara po, yung paket na yon, doon po yung daan papunta ron. Kaya nyo pa bang maglakad? Kaya ko pa naman. Magmula nga doon sa highway. Nang ibaba ako rito, nilalakad ko lang. Huwag ka mag-alala't mas malakas pa ang pa ako sa'yo. Yabang? Sino ka ba? Ako lang naman ang mensahero ng aking bossing. Sige, halika na. Maya-maya pa nakaakit na ang matandang Benigno at ang mensahero. Nagkataong nagkasabay pa silang dalawa. Kaya lang nung una ay hindi maganda ang kanilang pagkikita. Bossing! Bossing! Oh! Ano yun? Teka. Si Tandang Benigno yun ah. Anong ginagawa niya rito? Teka, sandali. Huwag na ho kayo humakbang ah. Pumasa na lang po kayo sa akin. Ayos lang ako, Kanole. Pasensya ka na sa abala. Bossing, kilala mo to? Oo. Kapanalig ko. Pasensya ka na, tatang, ha? Teka, bakit? Anong ginawa mo sa kanya? Boss, mukha kasing mangkukulam eh. Tinatanong yung pangalan mo, nasikmuraan ko tuloy. Ayos lang yon. Wala yon, hindi ko naman ininda. Anong hindi? Naubo ka pa nga eh. Kung naman, ba't naman sinikmuraan mo yung tao? Boss, mukha nga kasing mangkukulam. Tapos tinatanong pa kung saan yung bahay mo, syempre. Masyado kung ano bang tawag nun sa English, yung... Basta yon. Basta pinoprotektahan lang kita, boss. Huwag ganun. Uli-uli, pag may nagtanong sa'yo, saan yung bahay ko ituro mo? Kahit ba mangkukulam siya, kahit ba aswang siya o kung sino pa man, basta ituro mo yung bahay ko. Paano kung totoong mangkukulam yung sinikmuraan mo? Baka pinaso kayang bituka mo. Ha? May ganun ba talaga, bossing? Meron. Ikaw talaga, hindi ka nagtatanong. Hindi, ayos lang yon. Hindi naman ako nasaktan eh. Iho, makinig ka sa kanya ha. Kung totoong mangkukulam o kaya aswang yung sinikmuraan mo, yari ka. Opo. Boss, sulat. Sige. Tamang-tama, nakaluto na ako. Marami akong iniho na talong. Tsaka meron dyan bagong. Sile!
Meron din. Tapos mangga. Tatang, kain po tayo. Sige. Ay, salamat, mabait ka naman pala. Habang sila'y kumakain, naitanong ni Kanole kung ano ba ang ibig sabihin ng pagpunta roon ng matandang Binigno, kahit na alam na nito ang tumatakbo sa isip niya. Kanole, yung nag-iisang anak kong si Alexander, kinain ng buo ng bangkilan. Ha? Bangkilan? Oo. Eh, ang problema, ang alam ko ay matagal na siyang patay. Eh, bago ko siya patayin noon eh, nagbanta siya. Hindi nga ako makapaniwalang nabuhay pa ang bangkilan na yon. Por Diyos por Santo, sa dinami-dami ng klase ng aswang na akain sa anak mo yung bangkilan pa, eh lumulunok po yun ng buo. Eh ano nangyari sa bata? Ayun, nilamon niya ng buo yung anak ko. Kanole, kaya ako napatungo rito kasi gusto kong humingi sa iyo ng tulong. Patayin natin ang bangkilan na yon. Alam mo ba kung saan siya matatagpuan? Sa maalala ko eh. Basta alam ko, natatandaan ko ang lugar na yon pero hindi ko lang sigurado kung talagang nandoon pa ba yon. Boss! Oh, teka lang sandali, huwag kang sumingit. Hindi boss, narinig ko eh. Ano ba yung kalan-kalan na yon? Ano yon? Bangkilan! Bangkilan, akala ko kalan. Boss, saan ba yung lugar na yan? Saan nga ho kayo uli? Sa Surigao ba? Oo, sa Surigao. Boss, sama ako boss. Hindi ka pwede ron. Baka ikaw itong sunod na kainin ng bangkilan. Eh, di obra sa akin yung kalan na yun. Ang kalan, kailangan ng kahoy. Eh, di magdadala ako ng kahoy, kalan lang pala siya eh. Oh, paano makapagluluto yung kalan kung walang kahoy, di ba? Ikaw piluso po ka talaga. Bangkilan nga. Ah, bangkilan. Eh, ano ba kasi yun? Pinakamataas na uri ng aswang ang bangkilan. Hindi sila basta namamatay kahit putuli mo yung ulo. Kahit pagpira-pirasuin mo. Kaya nilang buuin ang sarili nila. Eh, ganon? Meron ba talagang mga ganon, bossing? Meron. Kaya pag kinain ka nun, iluluwa ka na lang ng buto. Nako! Ayoko pala. Hindi na ako sasama dun. Kaya nga maiwan ka na lang. Eh, sige boss, yang sulat baka importante yan. O sige. Makalipas ang tatlong araw, nakarating na si Kanole at si Tandang Binigno sa dati nilang bahay. Kung nung iniwan ng Tandang Binigno ang kanyang bahay na matinupa, nang makita nilang muli ay sira-sira na. Ultimong ang mga haligi nito ay bumagsak. Makikita mo na binunot ang haligi. Senyales na mukhang galit na galit ang mga taong sumira sa kanilang tahanan. Buisit talaga ang mga taong yon! Bakit ba ganun sila sa amin? Sigaw ng matandang Binigno. Hindi ho basta tao ang may gawa nito. Ha? Sino? Tunay ngang namatay na ang bangkilan. Na, pinatay mo noon yung sinasabi mong nabuhay. Ang totoo niyan, yung kumain sa batang si Alexander ay kapatid ng bangkilan. Ano? Kapatid? Eh anong kasalanan ko sa kanya? Ganito po yan. Kahit na lumipas pa ang ilang mga dekada, kapag isa sa mahal nila sa buhay ang kinanti mo, gagante at gagante pa rin sila. Ang sumira dito sa bahay mo ay yung kalahi ng bangkilan. Mabuti na lang talaga umalis na kayo rito. Dahil kung inabutang kayo rito nun, tiyak na mayayari kayo. Dahil sa hindi nila kayo inabutan, yung bahay nyo ngayon ang pinag-initan. Tama lang pala ang naging desisyon ni Nelita. Salamat naman. Kanole. Oh, ano nang gagawin natin? Tara na, huwag na tayo magpahinga. Kung di mo na kaya, pwede kang umuwi dun sa lugar ng asawa mo. At ako na lang mag-isang lalakad basta sabihin mo sa akin yung tamang lokasyon. Ah, hindi, sasama ko. Sasakyan natin ng aking kabayo. Kabayo? Oh, meron akong kabayo eh. Sinakyan nila ang kabayo papunta sa lugar. Pero sa tuwing mapapahinto ang kabayo, bigla na lamang itong nagwawala.
na animoy meron siyang nakikita sa paligid. O bakit? Bakit tayo huminto? Eh hindi ko nga alam sa alaga ko eh. Bumaba silang dalawa. Tapos si Kanole ay merong inusal. Dito niya nakita yung mga elementong nasa paligid. Nakikita pala yon ng kabayo kaya ito napapahinto. Mga kaibigan, natatakot sa inyo yung kabayo. Nakikita niya kayo eh. Pwede bang lumiis muna kayo at dadaan kami? Hindi kayo pinunta namin dito. Nang makiusap ng ganon si Kanole sa mga elemento sa paligid, nag-alisan naman sila. Dahilan kung bakit nagpatuloy na sila sa paglalakad. Sa loob yon ng kagubatan kahit na gabing gabi ay nakikita ni Kanole ang lahat. Dahil maliwanag ang kanyang paningin at kung sakaling merong mga elemento na gagamit ng sabulag upang hindi sila makita, uusalan lang ito ni Kanole at makikita na sila. Makalipas ang dalawang oras na paglalakbay, napadako sila sa 10 sunod-sunod na kubo. Walang kailaw-ilaw sa mga kubong yon. Dito na ba? Hindi ko sigurado. Parang mga bagong tayo ito. Pero wala akong nararamdaman na kung anong meron dito. Eh baka nagkamali ako. Sige, doon pa sa gawiron. Makakalampas na sana sila sa mga kubo nang biglang may humarang sa kanila na isang lalaking may tangan na pana at nagliliyab pa yung dulo. Teka sandali. Kaibigan, huwag mong itutuloy yan. Hindi kami dumaan dito para guluhin kayo. Matapos niyang sabihin yon, marami na ring mga lalaki pang pumalibot sa kanila at may mga hawak na pana. Sandali lang mga kaibigan, sandali! Ang kukulit niyo naman eh, hindi nga kami kalaban. Kung hindi ka kalaban, ikaw ay pagkain. Ano? Pagkain? Teka nga mga bata, ibaba niyo yung hawak niyo. Anong sinasabi niyong pagkain? Hindi ba't mga katutubo kayo? Pagkain, hindi pa kami kumakain. Pagkatapos noon, yung kabayo ay pinuntirya ng mga katutubo. Agad na bumulagta ang kabayo at nahulog silang dalawa. Sasama ng mga ugali niyo ah. Mga katutubo kayo, di ba? Huwag niyong antayin na babuyin ko pa yung lahi niyo. Bakit? Meron ka bang dapat nababuyin, ha? Nang titigan ni Kanole yung nagsasalita kanina pa, dito ay unti-unti niyang nakikita na ito pala ay gumagamit lang din ng sabulag. At nang sa ganon, maitago niya ang kanyang muka kung sino ba talaga siya. Ah, ganon. Sige, tignan natin. Umihip lang ng ganon si Kanole at biglang, alam mo na kung sino ako. Ikaw yung kumain sa anak kong si Alexander. Ako nga. Alam mo bang inaantay ko na ang pagdating mo rito, ha, Binigno? Bakit may mga kasama kang katutubo? Anong ibig sabihin nito? Ang mga katutubong yan ay mga alipin ko. Kung ano ang sasabihin ko sa kanila, yon ang sinusunod nila. Sandali. Kung ikaw pala ang kumain sa batang si Alexander, edi ikaw na hinahanap namin. Napakabilis ng pagsasalita ni Kanole kasabay nun yung mabilis na pagkilos nito at agad niyang tinira sa panga ang bangkilan. Tumilapon ito sa isang kubo. Naglabas ng palito si Kanole sabay sindi sa palito. Bakit niya po sinunog? Baka may tao sa loob. Walang tao ron. Ikaw. Bakit sumusunod kayo sa utos ng bangkilan? Walang kumikibo sa mga katutubo na animoy tikom ang kanilang bibig at takot magsalita. Sige, dapat lang sa'yo masunog. Kanole, ikaw na rin ang nagsabi na hindi sila basta mamamatay. Oo, kahit natadtarin mo sila, mabubuhay pa mga yan. Pero alam mo bang isa sa sikreto na pangtalo sa kanilang kakayanan ay apoy?
Ano nga akala mo? Masusunog mo ko ba? Nagulat ang matandang Binigno nang biglang nagkaganon ang Bangkilan. Dahil nang paglabas nito sa nasusunog na kubo ay pangit na ang pagmumukha nito. Sunog na siya tapos meron pang tumira sa kanya mula sa likuran. Isang panang nagliliyab yun. At nang tanggalin ng Bangkilan yung nakatama sa kanya, dito nila nakita ang isang matandang lalaki na pumapana sa Bangkilan. Pati si Kanole at ang matandang Binigno ay pinapana ng matandang katutubo. Huwag kami! Hindi kami kalaban! Wika ng matandang Binigno. Nang dahil doon nalihis sa kanila ang mga pana at tanging ang Bangkilan na lamang ang pinapana ng matandang katutubo. At yung iba naman ay nagsigsitago dahil sa takot na madamay. Ubusin mo ang pana mo. Alam mo namang walang talab sa akin yan. Ito na ang gabi ng pagpapahirap mo sa amin, Bangkilan. Aking naramdaman na may mga taong dumating upang kami ay tulungan. Tama ho ba ako doon, Ginoo? Tama po kayo. At nandito kami dahil hinahanap namin ang Bangkilan na ito. Pakiusap, magsiksilis lang kayo. Pati ikaw, tandang Binigno, baka madamay ka. Lalaban ako ng patayan! Kinain mo ang anak kong si Alexander. Mananagot ka sa akin! Biglang sinugod ng matandang Binigno ang Bangkilan. Hawak-hawak nito ang kanyang punyal at agad na itinarak sa dibdib ng Bangkilan. Mamamatay ka na, Bangkilan. Ganyan ang pinagpatay ko sa kapatid mo. Isang tarak lang sa dibdib niya, namatay na siya. Hindi pa rin. Ano? Ano? Hindi ka na makapalag, ano? Bitawan mo ako! Bitawan mo ako, sinabi! Habang nakatarak ang punyal ng matanda sa dibdib ng Bangkilan, sinakal siya nito tapos inangat. Malapit nang mawala ng hininga ang matandang Binigno nang kumilos si Kanole. Inundayan niya ng dalawang sunod na bira sa sikmura at isa sa panga ang Bangkilan, kaya ito tumilapon. Pero hindi pa rin niya binibitawan ang matandang Binigno. Sinabi ng bitawan mo ako! Sigaw pa ng matandang Binigno at nang lalaban nito. Yung pagkakatarak nito sa kanyang puso ay parang hindi rin iniinda ng Bangkilan. Mahirap ka talagang kalaban, Bangkilan. Bitawan mo na siya! Siguro baklang Bangkilan ka, no? Pati ba naman ang matanda pinapatulan mo? Ako rapin mo! Diyan ka na, tanda. Wala kang silbing kalaban. At sino ka naman? Anong pakialam mo sa gulo namin, ha? Kung ikaw ay merong pakialam sa pagkakamatay ng kapatid mo, pwes ako meron din. Meron akong pakialam sa pagkakamatay ng anak ng aking kaibigan. Ano ba talagang gusto mong mangyari? Patayan? Kung yun ang kaya mong ibigay sa akin, bakit hindi? Kung ganoon, dapat ka nang patayin. Alam mo ba, napansin ko eh, tinatakot mo lang ang mga katutubo. Hinding-hindi ko na patatagalin ang laban na ito. Kahit na kayo ang pinakamataas na uri ng aswang dito sa mundo, eh kayang-kaya ko kayo. Huwag nang marami pang sinasabi. Subukan mo ko, dayo! Ang Bangkilan ay unti-unting nagbabago ng anyo. Kung kanina ay kasing taas lang ito ng tao, ngayon naging doble ang taas niya tapos tumaba. Makikita mo rin sa kanyang tiyan na parabang merong isang malaking bunganga na nagbubukas sarado dahil meron itong mga nagtutulisang pangil. Sa dibdib naman ng Bangkilan ay merong tatlong bungo ng tao at kapansin-pansin din na meron silang pare-parehas na haba ng sungay na hindi lalampas sa isang dangkal. Dayo, subukan natin ang galing mo. Wika ng Bangkilan. Napakabilis ng pagkilos nito.
sa tuwing siya ay susugod kay Kanole, nakabuka na ang malaking bunganga nito sa tiyan. Tapos napapansin din ni Kanole na unti-unting tinutubuan ng sungay sa likod at sa ulo ang bangkilan. At hindi lang yun, merong parang pinagdugtong-dugtong na laman ang humahaba papunta kay Kanole. Nalilihisan niya ito hanggang sa nang tumalon na lang si Kanole sa medyo mababa, hindi siya nakita ng bangkilan. Kasabay kasi noon ang pagpapakawala niya ng sabulag. Wala na ang dayo. Natakot siya sa akin. Ngayon tanda, iniwan ka na ng kasama mo, kaya dapat lang sa iyo mamatay. Hindi ba't yun ang sinabi ko sa iyo bago ka magluksa sa namatay mong anak? Hindi kumikibo ang matandang Binigno dahil nakita niyang si Kanole ay umaahon mula sa kanyang tinalunan. Pag-ahon doon ni Kanole ay hawak niya ang kanyang punyal. Nakapikit si Kanole habang merong inuusal. Pagdilat niya, nagsalita siya ng, "Katulad ng sinabi ko, hindi ko na ito patatagalin pa." Napalingon doon ang bangkilan. Kasabay noon ang paghataw nito ng kanyang punyal na mahaba, kaya't natanggal ang ulo ng bangkilan sa kanyang katawan. Nanatiling nakatayo ang katawan ng bangkilan at yung ulo nun ay dinakma ni Kanole, tapos nagawa pang duraan sa mukha si Kanole. "Ibalik mo ulo ko sa katawan." Wika ng bangkilan. Diri ka naman. "Kaya nga ibalik mo. Kung hindi, duduraan pa kita ng mabaho kong laway." "Sige, ilabas mo ang gusto mo." Akmang dudura na naman ang bangkilan ng biglang pasakan ni Kanole ng bato sa bunganga ang ulo ng bangkilan. "Wano, hindi ka makapagsalita, no? Hindi mapupunta ang ulo mo sa katawan pag hindi ko binabalik. Tignan mo yung ulo mo. Wala ka nang magawa, hindi ka na makapagsalita." "Ikaw naman, Kanole. Paano niya titignan ang ulo niya?" "Oo nga pala. Ibig ko sabihin, tignan mo yung katawan mo. Hindi kumikilos dahil yung utak nandito sa akin. Paano kung sunugin na kita ngayon? May magagawa ka ba?" "Wala, hindi ka makakapagsalita dahil may busal yung bunganga mo." "Sige na, mga katutubo. Alam kong galit kayo sa bangkilan na ito dahil inalipin niya kayo, di ba? Sige, panain niyo na yung katawan." Pinagpapana nga ng mga katutubo yung katawan ng bangkilan na walang ulo hanggang sa unti-unti itong nasusunog dahil merong apoy ang kanilang mga pana. Habang nasusunog ang katawan ng bangkilan na walang ulo, yung mga nakatubong sungay sa kanyang likuran ay unti-unting bumabaon. Tapos yung mga laman na humahaba ay unti-unting nasusunog, kaya't unti-unti rin silang nawawala. Galit na galit ang mga katutubo. Yung iba nga roon hindi pa nasiyahan. Kumuha sila ng itak at pinagtataga ang katawan ng bangkilan. Nakisali rin doon ang matandang Binigno. Galit na galit siya mula balikat hanggang paa ay pinagtataga niya ang nakatayong katawan ng bangkilan. "Ano? Mataas na uri nga pala ikaw ng aswang. Pero hindi ka pa rin katulad ng ibang bangkilan na aking nakalaban. Yung tipong kahit na nakabukod na yung ulo sa katawan ay kayang pakilusin ang katawan para lumaban. Pero sa nakita ko sa'yo, hindi mo pala kayang gawin yun. Kaya pasinsyahan tayo. Lasapin mo ang galit ng mga tao. Sige, gawin nyo ang gusto nyo sa kanya." Maya-maya pa tuluyan ng bumagsak ang katawan ng bangkilan at tinanggal ni Kanole ang nakabusal na bato sa ulo at sa bunganga ng bangkilan. "Kapag nakaalis ako rito, makikita mo." "Anong makikita mo? Sa palagay mo gagawin ko yun? Tignan mo yung katawan mo, ayan oh. Bagsak na, diba? Pira-piraso na habang nasusunog. Oh, sige, buhusan mo. Buhusan mo ng gasolina." Binuhusan nga ni matandang Binigno ng gasolina ang nasusunog na katawan ng bangkilan.
Nagwawala sa galit yung ulo ng Bangkilan hanggang sa sinabi ni Kanole na ito na ang katapusan mo. Nang sumigaw siya ng ganon, itinaas ni Kanole ang kanyang ulo habang nakahawak ito sa kanyang buhok. Maya-maya pa, kitang-kita ng mga katutubo ang lumilipad na sibat na nagmula sa kalangitan. Tinamaan ang ulo na yun, kasabay dito ng pagbitaw ni Kanole, nang dahil doon, naging abo yung ulo. Napakahusay! Aking nasaksihan na naman ang sibat ng kalangitan. Kanole, ituro mo naman sa akin yan, oh. Hindi na po. May edad na po kayo. Tama na yung naipaghiganti natin ng anak mo. Mga katutubo, malaya na kayo. Wala nang manggugulo sa inyo. Patay na siya. Pero, Ginoo, alam namin ang kanyang kakayanan. Masunog man at matadtad man ang kanyang katawan, pero muli siyang mabubuo. Hindi na po. Dahil yung ulo ay naging abo. Yung mga nasusunog na parte ng katawan ng Bangkilan, hindi na po yan babangon. Kaya kapag huminto ang apoy, maghukay po kayo. Ibaon po ninyo sa medyo malayo rito. Pangako, hindi na po siya makakabalik pa. Ganun ba? Maraming salamat sa iyo, Ginoo. Ikaw lang pala ang tutulong sa amin. Ang dami-dami kong nilapitan na mga kapwa ko katutubo na merong kaalaman. Pero lahat sila ay natatakot. Meron mang isang sumubok pero nasawi din dahil sa sobrang lakas ng Bangkilan na nang aalipin sa amin. Yun nga po. Kaya huwag kayong mag-alala. Tapos na po ang pagpapahirap niya sa inyo. Makakatulog na po kayo ng mga himbing. Magagawa niyo na ang gusto niyo araw-araw. Maraming salamat, Ginoo. Sige na po, alis na kami. Tara na. Tandang binig mo. Tara na po. Salamat, Kanole. Naipaghiganti rin ang aking anak. Hey! Mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Pasensya na po kung medyo late ang ating upload. Katulad po ng inyong napakinggan, maganda naman po yung kwento natin at medyo maaksyon. Pasensya na po kayo kung medyo maingay po rito. Mayroon po kasing kuliglig eh. Huwag po kayo mag-alala at bibili tayo ng bagong mic yung mas nakakatanggal ng ingay. Abangan nyo po bukas ang susunod nating kwento at maraming salamat po sa mga nag-avail ng huli nating mutya. Salamat!